So yun na nga mga kabubog, bandang araw sa inyo, no? Bablog naman natin ngayon ay pagtatanim ng gulay sa bakuran. Mga kabubog, alam natin na napakataas na ng bilihin ngayon. At kahit na malakas tayong kumita ay malakas din tayong gumastos, no? Kaya ako, sa aking pag-scrap buying, sa aking pag-aalaga ng kambing ay magdadagdag tayo ng source of income, no? Sabi nga, yung makalibre tayo ng gulay sa araw-araw, at kung may tanim tayo hindi na tayo bibili ay malaking bagay na po yun, no? Mga kabubog. So kung bago ka pa lang sa aking channel ay magpapakilala muna ako, ito si LL, ang istorya ng hinamak na magbubuti sa Laguna. So Enro, pasok muna. So yun na nga mga kabubog, share ko lang sa inyo kung paano ang pamamaraan ng ginawa ko dito, no? So una, humanay tayo ng kuan, no? Nag-asada tayo ng lupa dyan sa gilid na yan. Pagkatapos sinarangan natin ng yero dyan sa gilid para hindi gumuho ang lupa, no? Tapos itong side na to, mas malalim to. Kasi ang itatanim natin dyan mga kabubog ay kangkong, no? So ating inasada yan, tapos pinala natin ng lupa, kiniangat natin dun sa kabila, no? Siguro dalawang beses tayo nagpadaan ng pasada dyan, tapos dalawang beses din natin iniangat ang lupa dito sa kabila. Kaya nangyari sa kanya, medyo mas malalim siya, no? Kasi tataniman natin yan ng kangkong, kinakailangan yung tubig ay umi-stack sa lupa, no? Kasi gusto ng kangkong matubig, no? Kaya lang dito sa atin, malayo tayo dun sa mga ilat-ilat. Kaya hindi tayo basta makapagtanim ng kangkong. Ngayon, yan ang paraan natin, no? Medyo mas malalim yung pwesto ng kangkong. Tapos, itong kabila, ganun din. So, ang ibabanat natin dito ang tanim, dyan, saka dito sa kabilang ito ay pitchay. So, tataniman natin ng pitchay yung kabila, first batch. Hindi natin miminsanin ang pagtatanim ng mga kabubog. Ang gagawin natin, first batch doon, pag medyo malaki-laki na, magtatanim ulit tayo dito ng second batch. No, tapos ang gagawin natin dyan, palitan lang sila, no? So, pagka na-harvest natin yun, tataniman na naman natin, ito naman ang ating kukunin. So, pansarili lang naman mga kabubog, hindi naman pambenta talaga, no? Pero sabi nga, makakatipid pa rin tayo. Ganun din to. So, dalawang kuan, butas na kangkungan yan, no? So, syempre, pagka nakapamitas na tayo doon, doon tayong mamimitas dito. So, palitan lang, no? Hindi naman araw-araw kangkung ang ulam natin, no? So, dito naman, ang ibabanat natin dito ay pwedeng okra, no? Okra. Tapos, dito sa kabila ay talbos ng kamuti, no? Talbos ng kamuti, ibabanat natin yan. Tapos, yung gilid niyan, tataniman natin niya ng alugbate. No. Tapos, ito mga kabubog ay ito, lalagyan natin ng mga yero sa gilid, no? Yero, kabilaan. Kabilaan yung kahungkang na yan. Kada kuan, may parang na yero para hindi siya guguhan lupa, no? Para mapatag natin ang lupa. Hindi siya guguho. So, yun ang gagawin natin yan. Ngayon, abang-abang lang kayo mga kabubog kung anong magiging itsura niyan, no? Kaya may tanim na. So, abang-abang lang. 2,000 years later. So, yun na nga mga kabubog. Makalipas nga ang ilang linggo ay eto na ang itsura ng ating taniman, no, mga kabubog. So, ito yung ating pechay. Malapit ng magulay, no. At ito naman yung ating kangkong. So, mga kabubog, nakailang harvest na tayo dyan, no. So, pinapakinabangan na natin. Ito naman yung second batch ng pechay. Ayan, oh. Medyo sibol na, no. So ito pa yung isang butas ng kangkong. So kung pang sarili lang mga kabubog, suportado na tayo sa gulay dyan, no. Ito, kinumanan din natin ang pechay. Ayan. Yung ating kamuti, napapanguhanan na natin yan. Napapakinabangan na. So may kamatis tayo dyan. Ayan, kamatis. So yung ating okra, medyo malalaki na, oh. So nagtanim din tayo ng kuan. Nagtanim din tayo dyan ng second batch ng okra. Yan, may okra din yan. So yung ating lemongrass, oh, malago na. So napapakinabangan na natin yan. Ayan, yung ating okra, no, mga kabubog. So yung ating alugbate,
Ayan, nasa Tabimbakot, malapit na rin yan. Malapit na natin mapanguna niyan, no? Yan mga kabubog, malalaki na yung okra natin, no? Ang bilis lang ng panahon, parang kailan lang, oh. May isang puno tayo ng papaya dyan. So kung pang sarili lang mga kabubog, sapat na yan sa atin, no? So backyard farming talaga. Tamang tama, may mga alaga tayong kambing, may mga tanim tayong mga gulayin. Yun yung ating kundol, may bunga na. Yan. May bunga na. Ayan, ayan. Bunga na yung aming kundol. So yan mga kabubog. Diba? So ito yung ating compost. May okra pa tayo dyan, pahabol. Yung ating compost. Mga dahon ng mangga o mga dahon-dahon. Tapos sa mga dumi ng kambing, pinaghalo-halo. So gagawin natin yung pataba. No. So ngayon naman, bisitahin naman natin yung ating mga alagang kambing. Nak, labas nyo na to, tanghali na. Nak, labas nyo na sila. Ay. Yan ang ating mga alagang kambing. Alayan. Tanghali na, nasa pulungan pa. Papalabasin ko na itong mga to, ha. Ayan. Yung barako lang itali nyo. O, labas na, dali. Labas na kayo, bukas na. Vlog natin yan mga kabubog sa susunod. Isang taon na nating alaay, dalawang taon na nating alaga yan. Tingnan natin kung magkano ng value niyang mga kambing na yan. Oh, labas na, labas na, labas na. Mati kaya pag nagbukas ako ng pinto niya, labasan na yung mga yan. Mabit pantali. So, labas na, labas na. So, yun na nga ang mga kabubog ko. Ngayon naman ay kakarga tayo yero. So importante talaga mga kabubog, kung wala tayong pahinante ay kaya natin. Kaya natin, no? Kahit tayo lang. So paparating pa lang yung pahinante natin iniintay. Ayan, katulong muna natin. Ayan, misis ko. Ati kuya. Ayan, tulong-tulong na lang muna. Ayan, mga mahahaba, diretso nyo na. Para, kwan. Storya ng hinamak na magbubuti sa Laguna, ang inyong kabubok, LL.